the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! Mga kababayan, settle down muna tayo. Please be seated. Thank you. May now call on Ambassador Ahmad Sakam for his welcome remarks. Para sa pagkasenso, ikaw at ako, tayong lahat, kay Rodrigo. Hello, Duterte. President Rodrigo Roa Duterte, members of the cabinet, and other high officials, honored guests, my Filipino countrymen. Sa totoo lang po, limang araw pa lang ako rito bilang Ambassador of the Philippines. Pero ang unang ginawa ko, to convene the leaders of the association. And I was surprised to know there were 43 associations throughout the Kingdom of Jordan, 43, to represent 43,000 Filipino workers. So, nagulat ako, ang tanong nila, Mr. Ambassador, are you the advance party? I told them, no sir, I am now your ambassador. And then, nagtanong diyan, bakit po si Presidente Duterte, hanggang ngayon, hindi natitinag ang popularity niya? Ang tanong ko po, I was forced to answer. Ang tanong ko po, una-una, the only president who is focused on his crusade against drug. Ang sabi niya, ang Pilipinas ay hindi uunlad if there is that danger of drug. Not just this generation, but the future generation of Filipinos. Pangalawa, gusto niya ang Filipino people in the cities, in the villages, and in the town makatulog ng mahimbing in his relentless fight against crime. Number three po, the graft and corruption in the government that besiege our bureaucracy. Gusto niya tigilan yan. Kaya, pangatlo po yan. And then, pangapat, is this radicalism and extremism that is creeping throughout Southeast Asia. These crimes recognize no border. It's going now to Mindanao. And I'm happy to report, as you must have read in the paper, that the President has signed the Bangsamoro Basic Law. It is an organic law that is designed to unite Luzon, Visayas, and Mindanao. No more destruction. No more senseless destructions of properties and loss of life. Ang pang-apat po is vision for the country to move forward. That is federalism. Hopefully, in the next few days, the embassy will conduct a series of lectures starting from your ambassador about the importance and benefits of federalism. That is the main vision of our president. Because to him, that is the solution for our country to move to the future. And finally, my fellow countrymen, ito ang gusto ni Presidente. Tumindig kayo ng matuwid. Taas no, harapin niyo ang lahat ng mundo at be proud to be a Filipino.
Yan po ang crusade ni President Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, and your distinguished accompanying delegation, your visit here is a momentous event. It is history by itself. This is for the first time, ang kauna-unang presidente na bumisita rito sa Kingdom of Jordan. For the first time, kasama niya ang mga pinamagagaling niyang mga cabinet members. Nagpapatunay sa lakas at tibay ng samahan ng Pilipinas at Jordan. Pangalawa, more than that, gusto patunayan ni Presidente na kayo mahal na mahal niya. This Hashemite Kingdom is the land of the Bible. Maraming propeta rito nagpahayag at nagdala ng mensahe ng Panginoon Diyos dito sa Jordan. And this is also a kingdom ruled by a benevolent, compassionate ruler in the person of King Abdullah II bin Hussein. Tinitinggala siya ng mga taga rito. Ngayon, sa tingin ko, in your hearts, in your mind, mayroon din kayo tinitinggala dito. This is a Duterte kingdom, a Duterte territory. Kaya isigaw, Duterte, Duterte, Duterte. With that thunderous applause and voice of our people, Mr. President, and your accompanying delegation, I welcome you to your kingdom and to the Hashemite Kingdom of Jordan. Salamat po. Thank you, Ambassador. May I now invite Margie Saga to serenade us with her rendition of Ikaw. Ladies and gentlemen, a round of applause, Margie Saga. Ikaw ang tanglaw
Thank you, Margie. May I now call on the Secretary of Foreign Affairs, Secretary Allen Peter Cayetano. Mga kababayan, ang mahal natin at nagmamahal sa atin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Ano po? Kindly sit down and thank you for your courtesy. His Excellency Husni Shayab, Member of the Jordanian Parliament, Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, and his wife, Mayor Maria Laarne Cayetano, the Mayor of Taguig, Rizal. Ma'am, tumindig ka. Executive Secretary Salvador Mijaldia and his wife, Maria Bartolo Mijaldia. Ma'am, where are you? Labor and Employment Secretary Silvestre Bellio. National Defense Secretary Delphine Lorenzana and his wife Detta Lorenzana. Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Transportation Secretary Arthur Tugadi and his wife Maria Soledad Tugadi. National Security Advisor Hermogenes Esperon, Presidential Spokesperson Harry Roque and his wife Myla Roque, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Secretary Bongo, sabi niya,
gusto rin niyang tumakbo sa pagkasinado. Sabi ko, tingnan natin muna bongha. Kasi mahirap yung istorya na yan. Pero kung papayag ang mga Pilipino sa Jordan, pwede sa Jordan. Ito naman si Bongo actually. Ang tatay nito, ang pamilya nito, mga tesoro ng Batangas. Hindi, ang tatay niya ang Go. Pero kaya, there's always the presumption that he's Chinese or Inchikian or pure Chinese. No, he's half Filipino. Ang mga pamilya ng mga tesoro ng Batangas, yung Barong, yan yan sila. Yan siya galing, he's a graduate of Lasal, mahusay ito na negosyante, kaya lang, when my aide, who was also a military, a lieutenant, died, naglalaro sila ng basketball. Ayun, sila-silang magkabarkada. Pagpasa sa Bura, doon kay yung sundalo, pagsalo, natumba diretso na stroke. Sa, siya ang pumalit, sabi niya, wala naman akong trabaho, ako na muna ang tumulong sa iyo kasi it was Sunday. I think everybody was relaxing, lalaro. Sabi ko, oh, sige. But he stayed along to become my full-time aide. But actually, yung pinakamalaking printing press, ano kayo mga taga-Dabaw, alam na niyan, Tesoro's printing press sa likod ng UM. Hindi naman ito extra mayaman, pero may pera ang pamilya nito. So, yan ang historian na talaga ng Bongo. He's a Chinese. Yes, he is. But he's also one of the tribes who are known for their nationalism. Mga Batangaguinyo. And I have here interior and local government officer in charge. Kasi hindi pa siya maka-assume as full-time secretary for the simple reason that if you are from the military and you retire, you cannot be a regular secretary or a cabinet member until after 1 year. So I got him, si Ed Anyo, because yun siya yung chief of staff. Army, he did a fine job sa lahat sa trabaho. So, sabi ko, kindly join me. Pero kung naghanap kayo ng ano, I mean, he's not running. Pero kayong mga Pilipino, I will not be here for all time. I may not even survive next month. Alam mo, ang buhay, the imponderables of life, we never can tell. It's only Allah who controls our lives. So it's only God. Pero maawa naman kayo sa bayan ninyo. Kung sa buti lang yan kung pauno, sinong popular sa sine, sinong popular na aktor. Pero for Diyos naman, kung magdating na sa mga batas-batas, mamili naman kayo ng taong na ano. Yan ang totoo. Hindi ko alam, wala pa akong slate eh. Wala pa akong slate. Pero if I were to give you one that comes from the heart, ang akin just take it or leave it because ako, wala na. Sagad na ako eh. After 6 years, bye-bye, no more. At hindi na ako mag... Yan ang sabi ng batas natin, eh, hindi na talaga pwede. So... Kaya yung mga dapat kong gawin, gawin ko. May... Tsaka may isa pa ito. It's a lifetime. Pareho kami ng tatay. His father was mayor before ng Olonga po. My father was also the governor of Davao. Isa pa yung Davao.
When my father died, they divided Davao into several pieces. Gerrymandering para mabigyan ang lahat ng leaders ng pwesto. So Davao was very big. So they divided into the main Davao City. Yung mayor ngayon, yung anak kong babae, yun ang bubugbog ng sheriff. Yun. Then, Davao Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur. Yun ang distribution ng Kumbal Valley. But it used to be a huge province. Mabuti na lang yung para yung makalimutan yung taga-oriental, ang layo eh. So, ganun ang nangyari. But, you see, Ed Anyo, if I can just say a few words about him. Military ito. Nilagay ko sa DILG kasi ang problema natin, droga. And I cannot just trust itong magkuha ako ng politiko. Kasi, yun, magtawag-tawag. Eh, hindi ka pwede dito sa mga militar ng gano'n. Eh. Ang mga politiko, baka pa nila yan. Kaya nagkaroon ng listahan na may mga mayor na sabit. Simply because, pagka may nahuli, tinatawagan nila yung military o police, i-release nila. Mabuti na lang ngayon, nanalo ako dahil talaga sa inyo. Walang partido. Wala bang nasyonalista, liberal, wala. Basta dito mo makita outside of the Philippines ang effect ng talagang free will ng tao. Lahat ng OFW nag-landslide ako, even in America. Yo, wala mang partido-partido doon. So, kayo dito, wala rin. Basta ano lang anong rinig ninyo, yung anong nababasa ninyo. Ako basta lima lang. Bilisan ko lang. Kasi wala man akong pera pang TV. So, basta yung presidential debate naman nyo, wala akong commercial. Every intermission, sa bagay si Rojas, may apat na beses umihi. Sabi ko, pabalik-balik ka sa, na-nervyos ka, Mar. So, yun talaga sheer tao. Wala akong governor sa norte, sa Luzon. Si Aime lang yung kaibigan ko, Aime Marcos. Then, si Abet ng Bataan, Garcia. Tapos wala na. In the Visayas, where my father, nanay ko Mindanawan, Marirao. Tatay ko Bisaya, from Cebu. Nag-picture ko sa ado. Kukwentuhan ko lang kayo yung, tapusin ko lang ito, si Mayor Richard Gordon. To pareho kami nito, yung tatay niya politiko hanggang kamatayan. Tatay ko politiko hanggang kamatayan. Ako patayin talaga ako ninyo. Wala na rin hito. 40 years ako sa pagka public prosecutor, tapos mayor for 23 years ng Davao, congressman, vice mayor ni Inday. Yun yung panahon na nang bubugbog ng tao si Inday. Alam mo, sinong taga-Davao dito? Alam mo, di alam ninyo nung na-mayor ako, sabi ko, hanggang alas dos yung inuman, pati kantahan dyan sa Torres. Sabi ko, sabi ko, there has a time
to sing and dance and a time to sleep. Yung tourist na yan, sabi yung sa Matina, harap ng Ateneo, puro maingay yan. Sabi ko, alas 12, sabi ko, ngayon, alauna na lang. Wala nang inom, walang sigarilyo, wala, hindi ka na makabili ng alak, halos wala nang paputok sa New Year, ibang putok na lang ang gamitin ninyo. Tapos yun, medyo ang Dabaw kumalma. Ngayon, pagdating nitong babae, si Inday, ayaw kong makita mo ang Dabaw ngayon, araw-araw, Bernisanto. Totoo yan. Magtanong kayo, malinis ang daan, wala kang makitang tambay. At ngayon, alas 12 na. Binabaan talaga ni Inday, sabi niya, pag nagreklamo pa kayo, gawain ko yung alas 10 lahat para sa inyo. Kaya ang Dabaw, tahimik. Wala nag-istambay. Mauwi kayo, tingnan nyo. Wala yung gabi na mag-istambay sa kanto, gano'n. Basta magkain ka ng balot, sabihin ka ni Inday, ubusin mo yung balot, kumain ka na sa inyo. Huwag kang mag-istambay dyan. Kaya yung mga taga-Dabaw, sabi, mas mabuti yung panahon ni ng tatay kayo. Medyo may ano pa tayo. Wali, sinabi ko kay Inday, na dahil yung mga taga-Dabaw, medyo ano na sila. Sabi, mabuti yan pa. Kaya mabuti yan kasi tahimik ang siyudad ko. Wala akong problema, tulog lahat, makatulog ako. Walang tumatawag sa akin ng hating gabi. May nag-rumble dito, may patay doon. O, di sabi niya, katulog tayong lahat, di okay na. So, okay ang Dabaw. Kami dyan, we live as brothers and sisters sa mga kapatid nating Moro. Wala akong problema at naniniwala sila sa amin. Maybe because of the lineage. But my, one of my sipulong, magkapag-asawa ng ano yan, Moro lady, ang tatay, Tausog, ang nanay, Maranao. So may isang, ano ako sa branch ng mamili ko na puro, Moro talaga. At itong si Omar, pati itong si Rodrigo, kapangalan ko, magsisimba talaga ng mosque yan. So, maligaya ako na ganun ang nangyari. Pero tapusin ko muna, I'll just few words bago tayo maghiwalay-hiwalay. Congressman Antonio Florendo. Congressman Feliciano Belmonte. Congressman Anesito Bertiz. OFW, party list yan siya. Congresswoman Divina Grace Yu. Former Senator and former Foreign Affairs Secretary Salvador. Affairs Secretary Alberto Romulo. Ayun, yun ang Foreign Affairs Secretary pati Executive Secretary ni both Gloria Arroyo and kay Aquino. Ngayon sa akin, SSS siya. DBP. Yung DBP pala ang siya yung presidente ng bangko. Then, may isa pa, si Congressman Villafuerte. Bicol. Kilandon. And of course, the last, pero kilala man nga ito, si Ambassador Ahmad Sakam. Comes from Hulo. Ganito yan. Many years ago, ang tatay ko, punta kami ng Cebu.
kasama na nanay. Maliit pa kami. Danau was being controlled by just one family. Isang butika, isang bangko, hanggang ata, hanggang ngayon. Even in Visayas, wala ang... In Leyte, wala rin ako. Walang politika sumuporta sa akin. Ni isang kagawad o barangay captain. In Mindanao, I had the support of Congressman Nograles. Nag-away kami ng tatay, pero kasi yung asawa niya, pinsan ko. So yung anak na, hindi ko naman masikmura na pati yung mga ikalat ko yung away doon sa mga anak namin. Ayaw ko. Gusto kong mahinto na. Total, politika lang naman yan. Pero I never lost an election in Davao. Tuloy-tuloy ako. Nung na-mayor ako, diretso-diretso na ako hanggang presidente. So, ang tinatanong ko, wala, anong purpose ko sa buhay? Wala akong leader, wala akong pera. Aywan ko kung sino nag-file ng kandidatura ko. Pero, alam mo, after the elections, I got almost... Basta, ang lamang ko over the second was almost 6 million. In Metro Manila, kasi naman ang Tagalog ko, baluktot talaga, I did not expect na mag-landslide ako. So, I asked God, bakit mo ako ang panalo mo? What will I do now? Ang sinabi ko, sa promise ko, madali ako mag-speech kasi wala akong, walang oras, 1 minute, 30 seconds. Yung mga ganong kalukuhan yan. So I would advise later, itong kumilik dapat 1 minute, 30 seconds. You cannot, so ako, bilis lang ako. Bullet, yung one sentence lang. But I promise the people that I will stop corruption. To this day, ginagawa ko yan. Ginagawa ko talaga. The latest na dinismiss ko was a general in the armed forces of the Philippines. Ginagawa ko talaga lahat. Marami na akong napaalis, kaibigan ko, yung sumama sa akin 1988 pa. Pagdating dyan, nagkalat. Halos lahat napaalis ko. Eh, sabi ko, ang usapan natin, kilala naman ninyo ako na basta sa tao, I can be with you all. Magpakamatay ako sa iyo. Pero kung sabihin mo, you will drag my honor into a kind of, hindi ko kaya yan. So I promise, hanggang ngayon, humihirit ako. Second is, sabi ko, I will try to stop drugs. Talagang hanggang dito ang, kumbaga ang tubig sa drug nandito. Alam mo, if I renege, mag-atras ako, bawiin ko yung salita ko at hayaan ko ang Pilipinas. We will be flooded with drugs and there is no tomorrow for our children. Dito talaga rin. Kaya sinabi ko, in all forums, kaya ako na dinidemanda. Sabi ko, I will build a country. When I was a city mayor, I said, I will build a city that will be comfort. I cannot give you heaven, but I can give you a comfortable life. A city that is... Sabi ko sa mga dabawinyo, do not destroy the city I have built all this year. If you do that, I will kill you. Sabi ko sa kanila, do not kill our children with drugs because I will kill you. Now,
Ito namang human rights. I don't know. Sa pagsabi lang kasi sila, malaman naman ninyo. Kung hindi ba na lukuloko yung mga tao, oh, ito yung pinatay ni Duterte, 4,000. E samantalang ang namatay sa akin na polis, umabot na ng 3. Basahin ninyo yung ano ninyo ngayon. Kagabi may dalawang, kahapon may dalawang pulis na tinaga. Sa Pasay may isa, so 3. All over the country, mga 4 or 5. Soldiers and policemen killed in the drug war. Ano pa naman gusto nitong mga kanayuman na yun? Sabi ko, mga bugok yan eh. Huwag kayong makinig dyan sa mga... Do not mind them. Masabi, pakulong ako? Eh di, pakulong. Wala mang problema yan. Basta umabot lang ako ng airport ng Jordan, okay na ako. Eh, mahirap yung hayaan mo. Ako yung presidente. Ibig mong sabihin, sa panahon ko, imudmud mo yung bayan ko sa droga, then I would be known na, ay, panahon ni Duterte, grabe. Kaya ngayon, tignan mo, maraming buang. It destroys the brain. Ganito yan, the Chinese triad, the bamboo gang, which is famous in Asia, has taken over the drug operations in the Philippines. And yung cocaine from Mexico, kinakarga nila yun sa mga container. Yung containers kasi, nagpapaikot yan sa buong mundo. Oh, cargo for United States, magdaan mo na ng Hong Kong, ganun. So, yan ang, that's how it's being carried. Aside from yung outright smuggling talaga. Kung hayaan ko itong mga, you know, my father, kasi grandfather ko, nanay ng, nakikinig ng kapag-asawa ng Maranao, Chinese yun. Pero sabi ko, hanggang doon lang ang pinagsamahan natin sa mundo. Any other thing, sabi ko, hindi ko kayo palusutin. Because I would even feel offended kung sabihin mo ako na ako, ano, hindi yan Filipino. Because when he asked me, of course, I'm a Filipino. I have Chinese blood, correct. I have a Mindanaoan mother. Pero, druga, alam mo bakit? Alam niyo bakit? Sa inyo, just the same when kami nagpunta ng ibang lugar, to seek the greener pasture. Hindi magkasya ang kinita natin o ang mga anak natin gusto pang to educate themselves more. And the only way they can do that is talagang underpaid because of the economy. I do not know why. I'll tell you why. For as long as there is corruption in government and for as long as there is no law and order, the Philippines talagang hanggang dyan lang. Maniwala kayo. Ako na yung presidente nagsasabi sa inyo. Pag hindi na ito yung corruption at hindi na ito yung gira-gira, walang papasok sa atin. Bakit pa? Pakidnap ka pa. And so, I have to do something. Radical? Well, maybe. Basta hanapan ko ng paraan na maabot ko yung walang droga, walang korupsyon. Droga. Kami, ganon. Umunta ng Mindanao to seek the greener pasture. Nung panahon ko, my father had a dream. Wala mang pag-asa sa Danao, Cebu. Mahirap lang man ang pamilya namin. Ang nanay ko taga Danao, sabi niya, nanay ko, doon na lang tayo sa Mindanao. O nagpunta kami doon, at hindi naman lahat. Maraming pumunta, lumabas to seek a future better than what they had. Maraming succeeded.
but also marami until now, especially in the Philippines, talagang hirap pa rin. Ito ang masakit sa akin. Ayokong sabihin mayaman ako o pobre ako. Kasi kung magsabi ako, pobre ako, sino man ang maniwala? Saan mo pala yung sweldo mo? Hindi ako. Kento ka daw, alam naman ninyo. Maestra lang yung mama ko. Ngayon, kagaya ninyo dito to seek the greener pasture. How about yung others na sometimes inaabuso, binubugbog, pinapatay, pinapasok sa mga refrigerator. Tapos sila pumunta dito to endure loneliness. Iba talaga yung bayan mo eh. To endure everything. Sige, padala ng padala. Tapos ito naman mga balbahutog na to. Sige rin, dikitan doon sa... Tapos ngayon, kung mabatay, sabihin, kasi Duterte patay ng mamahirap. Correct. Because shabo is a commodity for the poor. Mura. Mahal ang cocaine. Kaya ang mga mayaman, nandoon sa yate nila, sa to, sakay ng eroplano, dito itong mga iba, itong mahirap, 200 lang. Maraming supply, mura. Kung may magtapon na bagong shabu dyan, isang bodega, mura ang... paano yan? Ngayon, kayo, o hindi kayo, yung iba, marami mang kutsi dyan sa labas, inyo yan eh. Yung iba, what will happen to them? Tiniis nila, hindi makauwi, just to save. Ang mga anak nila, pagdabas nila, you know, guys, if a family loses a father because the father has to go out of the country to war, that family is dysfunctional. Maglaki na walang tatay. Or walang nanay, there is no, wag ganun rin, dysfunctional. Yung iba naman sa kahirapan, mapilitan, iiwan sa mga kapatid, iiwan lang sa mga kapitbahay. Tapos, magtrabaho dito, magtrabaho kung saan, pag-uwi nila, nakita nila ang anak nila, basag na, nabuang. So, saan mo ilagay ang... Kung ikaw ang presidente, baski nasabihin mo, pangkampanya lang yan, ay yung mga ulol. Ganito, ganun ang... So, mga tao, yan, gawain ko. Tapos, wala na. Kasi sinabi ko, ako putang ina, patay na talaga. Pinatapos. Sinabi ko, huwag mong sirain ang bayan ko. Pag sinira mo, sinira kayo. Hindi tayo makalabas ng ganitong... Ibang sabihin, kung mag 50 years ako presidente, 50 years ako magbalik-balik dito. Bakit ako pumunta dito? Well, of course, first is to make a historic visit to the Kingdom of Jordan. Si King Abdullah is a very good guy. Ano siya, sincere. So, I have nothing but praises for him. He has a human soul. Kaya matagal kami nag-usap about you. Pag-usapan lang namin nung ano, isa yung ayun, undocumented dito. I will send maybe Secretary Cayetano to fix this thing. And baka maawin. Alam bakit?
Wala kayong dapat taguan. Pag sinabi nilang lumabas kayo, because the king is a man, his majesty is a man of his word. Totoo talaga. Isa sa mga rare nakita ko na talagang kung magsalita, makita, you can see the human spirit in his words. So, ganon. Kaya, ilan lang kitain nyo dito? Tamantama lang makatapos ang anak. Happy na kayo niyan, ma-engineer, ma-doktor. Ngayon, pagtanda ninyo, aber, sinong bibili ng medisina mo? Yung mga lolo natin na namatay, sino nakita natin nakapakain ng lugaw? Ali, tayo. Anong ginawa nila sa atin? Because they took care of us when we were young. So pag tanda nila, balik tayo, baliktad na naman. Ngayon, kung yung mga anak natin are rendered inutile or rendered useless to society, buang, anong tingin mo pagkailangan mo ng ma-hospital someday when you are 77, 78 years old? Kaya talaga pinapatay ko yan. Hayaan mo lang ako na makulong. Isang Pilipino, okay lang yan. Kung malibre ko lang lahat ng pamilya by going to prison, I'll go to prison. Total, tapos na rin ako. Kuha ko na lahat. Ang pera lang sa hindi kaya, karaming magaganda, hindi talaga. Maubusan ka ng panahon, mamatay ka na lang. Nandiyan pa rin. Yan ang masakit sa akin. Hindi nila nakukuha yan. Hindi nila nakukuha ng mga human rights yan. Kasi mga bugok. Sige, mga libro kung human rights. Pati Pilipinas. Ang Pilipinas, alam mo sinong mahawak? Komunista. Ah, maniwala ka. Yung isa sa kanila, na kadri talaga, nakapasok pa sa UN. Ayaw pa maniwala. Kay Dilima. Gusto nila, i-release ko daw kasi prisoner of conscience. And every time, every leader na mga magbulong sa akin, can you do something about the... Why? Hindi naman akin yan. Ngayon, she's considered internationally na prisoner of conscience daw. Kasi trump up charges yung police ang nag-imbestiga sa kanya. Ang nag-testify sa kanya, yung partner niya doon sa video. Kita ba ninyo yan? Ano siya? Prisoner of conscience? Prisoner of libog? Ako pa yung kontrabida ngayon lang kung ano na lang inabot ko para gawain ang trabaho ko. Then sabi ko, I will talk to the enemies of the state. So mayroon tayo sa BBL, lumusot na. And ito pa, karamihan ito tila mga Maguindanao. I don't know if Marawi would find its way there as a member. Pero hopefully, we are going into a plebiscite. I will campaign for the yes. Para mahirap talaga ang sitwasyon sa Mindanao. Ganito na lang para maintindihan ninyo. Pagdating ni Magellan, gagong yun, dumating sa Leyte, daladala niya yung cross, daladala niya yung
kanyon, the cannons, the muskets, yung rifle na malayo ka pa. Ang mga natives noon, sila Pulapo, na Pulapo ba si Moro? Sila Pulapo, nagpayag, sino ba itong mga banyaga na ito, sikat dito punta? Nagdala ng cross, tapos gusto itong gawain na Kristiyano. Wala akong ano sa religion. Wala akong... Ang problema, talagang... Hindi na niya kita, pero yung... When you conquer a country, you have to kill. Like the Dutch took over Indonesia noon. At ang Malaysia, pati yung isang kinuha ng British. Yun, we were ko for 400 years under tayo ng Espanyol. Hindi mo masabi, Rod, kalimutan mo na yan. Ilang masakir por masakir yung ginawa niyo sa mga tatay namin. Not just like the Americans. Yung Balangiga Bells, bago niya na pinatay, ang order was to kill 9 and above na lalaki, talagang minasakir. Tapos kinuha nila as a trophy yung kampana ng simbahan. Kasi yun ang pang-warning ng ginamit ng mga Pilipino, insurrectus noon. Sabi na 1 century ago. Why? Time heals the wounds of murder. Sabi ko, hindi niya balik yan. Maghintay ko ng total 3 years lang naman. Baka ako ayaw ko talaga. Pero sabi ko, kasi malapit man ang military natin sa kanila, kasi karamihan ng military natin doon mag-postgraduate, ika nga. So, pati yung mga armas natin. Wala akong galit sa tao. Dito ako sa prinsipyo. Bakit nila kinuha at the expense of a bloody fight? Killing even children. Yan ang masakit sa akin. E Pilipino ako eh. So I'm trying to talk to the, si Nur Miswari is meron kaming timetable. There is a timeline for us to talk again. Tapos sabi ko, hindi ako makialam. Nandito man lahat mga cabinet members ko. Hindi ako makialam sa mga transactions sa gobyerno. Ang totoo niya, nandiyan man sila lahat. Walang transaction sa gobyerno. Kib, pagbili ka ng MRT o mag-reclaim ka ng 5 hektarya na dagat. I do not. It begins and ends sa kanila lang. Wala ako. Kaya wala na silang, wala ka talaga. Kaya minumura ko, ABS-CBN, Inquirer. Eh puro kasinungalingan, kapalpakan. Nung isang ano, kumatos na daw ako. Pati yung sunog ko sa kapo na sa desert, may nanonood ako ng demonstration. Binilihan naman ako ng ano, nakalimutan ko rin. Sunog na naman. Hindi kasi, noon pa yung sa election, binigyan nila ako ng ano, pero habang house to house ka, natuktulo. Tapos, natikman mo ba yung... Hindi ko ginagamit. Sunog. Sabi ko, lalaki man ako. Hindi mo kailangan pa puti-puti. Ganyan. Ang mahirap yung may puting itlog. Sabi daw. So yan. Tapos sabi ko, we will try. Inflation is dahil yan sa kay Trump, when Trump raised yung mga tariff niya, pati banned other items, nagka-loko-loko ang... I am not apologizing. There is really inflation in the Philippines and we are trying to control it. Wag kayo, I'm not, so I'm no better than the rest of the... Mas bright yon sila.
ako yung presidente na pinaka medyo hindi naman ako cum laude. So, hindi ka ako nakatikim ng sa buong buhay ko, honestly, pati sa law. Umabot ako ng 88 ganun. Pero yung 90 miles per hour yung makikita mo yun sa ano. Pero sa akin, wala. 75 lang yung nanay ko. Kaya itong taon na ito, ang target ko is 75. Tuta sabi ko sa mama ko, Ma, sabi niya, ano ba ito, Rodrigo? Wala na ba talaga itong... Sabi ko, Ma, bigyan mo man ako 76 bukas. Anuhin ko man yan, 6. Total ang 5, akyat naman ako. Dandahan lang, good. Kaya 7 years ako natapos sa high school. Ilang. Doon kinuha ng mga sa Department of Education, doon nila nakuha yung style na K-12. So naman, pa-presidente yan. Katagtubig. Alam mo, itong bulador ka talagang... Wala talaga. Kasi tingnan niyo yung record. Wala akong mapagyabang sa inyo. I mean, academically, I have no... Hanggang 75, hanggang sa bar. Pero okay man, marunong man ako mag... Apidabit lang, kaya yan. Hindi ko gaya dito sa Hari Roque, Bright yan, UPO. Kita man ako magsalita. Bongo, Lasal yan. Arthur Tugadi from Lucano to Cagayan Valley. God. Then si Delphine Lorenzana is beginning sa Ilocos Norte to, pero Ilocano. Marami yan silang Ilocano dito. Dalawa na lang kami. Totoo, dalawa na lang kaming Bisaya na iwan dyan sa cabinet. Si Delphine Lorenzana, ha? Sabi ni, kilala na si Pastor Kibuloy. Nakikinig, classmate man niya yan sa Cotabato City. Sabi niya, si Kibuloy nang sabi, yan ang valedictorian namin noon. So, but he became a soldier, PMA, bright rin. Si, yes, Salvador Medjaldia, bright. He is the son of the late Justice Leo Medjaldia. Siya yan. Alan Peter Cayetano, distinguished. Alam mo, sa totoo lang, wala akong nakita dyan. Basi kayo, I leave it to you. Bahala kayo. Maghanap kayo ng... Maghanap na ng next president. Tignan lang ninyo yung yabang, ang arte, kung magsalita. Ganyan si Senado. Pasti Congress. Well, if I want to talk that way, I can. Just like I think you may have been visited by Secretary Yasai. Well, he was he studied in the United States for only 6 months, and when he came back, he was talking like a New Yorker. There was a drawing of him. And, but for the life of me, I can't really understand why he would talk that way. So, pwede man yung ganun, pero ang tono ng accent ko is, bali ako sa Tagalog, because kami taga Davao, halo kami. Halo kami magsalita. Magsalita ako ngayon, unya pagkahuman, sige na kong istorya ng Bisaya, unya musultin. Ganun kami. Pagka hindi ka, yung mga bagong anak namin, pagka magsalita kayo, hindi mo intindihan. Bigla lang yung mag-ship sa Bisaya. You can tell by the twang. Ang aking mga kapatid doon sa Marawi, malaman mo man yan sila magsalita. Ganun man yan. Pinsan man namin yan si Presidente.
Kaya may... Ay, sus, maranaw pa iyo. Pagkasuplado noon. May maranaw, overspeeding siya. Hinabol ng polis. Tinabol lang talaga hanggang kalinan. Doon na siya pumara sa crossing, kaya mag-stop ka sa may truck. So, nahuli na siya ng polis. Tabi, tabi. Sabi niya, bakit sir? Anong kasalanan ko? Sabi ng polis, kasalanan mo, overspeeding ka? Sabi niya, wala. Ako ang overspeeding. Oh, bakit ako mag-overspeeding? Ikaw ang overtake sa akin, ngayon ako ang overspeeding. Pero kaming, alam mo, kami-kami lang yan, ha? Kung kami-kami magbiroan yan, okay lang. Wala-wala sa amin yan. Pero kung iba, well, of course, kung pakilala ka muna na muna. Yan, kami, kung magbibiro kami-kami lang, okay lang sa amin yan. Kasi marami talaga yan sila. Bakit mo malaman? Magpunta ka doon sa Abra. Maghanap lang ako ng mga Muslim. Yung mauna malapitan ko, Brad. Bakit ko saan ako maghanap? Sa palengke. Makita mo doon sa malayo, dibidi. Ito na ang mga kababayan. Kuli Kyle. Talo ako dito, bantay kayo sa akin. Hindi. Captured boat na ito dito. Totoo nga. So, iyan ang inang ko sa inyo na kung bakit yung mga extrajudicial. Okay, maniwala niyan. Away talaga. Basahin ninyo. Total may ano man kayo. Bakit ako namamatayan ng police pati sundalo? O kung hindi lumalaman. Ang gusto kasi ng na pinatay na nakaganon o nakatali, walang polis pati military. Ganun. Yung balot-balot, yan yung plastic, yun ang kalaban nila sa hindi nagbayad. Yung hindi nag-remit, away nila yan. Bakit kami magastos ng plastic, balutin pag ina? Bariling kita sa ulo, iwanan kita. Balot-balot pa ng plastic. Ang gawa ng mga mafia yan, sinunod nila dito. But the drug problem is much, much worse than ours. So, ang problema dito is when I said, I'd like to thank again the King, His Majesty, the King Abdullah, for being so kind to invite me and for being kind to my people. And one of the things that we talk, hindi sa kanya, is I will try to find a solution. Marami yan, itong undocumented Filipinos. Kaya yung mga anak nila, hindi pa pala nakakapauwi. So, I hope to work on it right away. Nandito man si Alan. Sandali ha kay, bago ako mag-alis. Nandiyan kasi nang gumawa nito. Pero dalawang pages lang rin. Unsaman. Pero para hindi, sinong babae ba nang gawa dyan? Ikaw, Rocky? Baka magsama ang loob. Yung last paragraph na lang. Emphasize that the Philippine government is working hard to make working abroad a choice, not a necessity for Filipinos. Underscore the importance of keeping the Filipino family together. Yan nga ang masakit sa akin eh. Kaya yung rage ko sa loob, gaya nga ka, ganun-ganun ang buhay, tapos ganunin mo pa.
encourage overseas Filipinos to take advantage of programs for self-improvement and training offered by the Philippine Embassy and various organizations in Jordan or in the Philippines. I will also reiterate the significance of self-improvement in nation building and becoming a true agent for change. Thank you, the Filipino community, for the support during the 2016 presidential elections. And sabi dito, bid goodbye. Oh, so goodbye, sabi niya. I won here, 73% of you voted for me. So I will remember that for all time. And kung hindi ako makabayad ng utang ko sa inyo, I hope in a little way, si Inday, Mayor Man, she might be in the future, pwede man ninyong malapitan. Inday is good. Marunong yan. Marunong, magsipa, lahat marunong talaga. in the family, siya yung alpha. Sa Dabao, alam nila yan. Siya yung alpha, yung tigas-tigas. Yung maliit pa hanggang lumaki mga anak, kapatid niya. Siya lang kasi yung babae, but she's also the one nakita ko that's really, half Jew yan. Nanay niyan, Zimmerman. Okay. Mistisa, hindi talaga. Pero ako, utusan lang ako. Kaminga, we are workers of government. Kaminga, workers of government and are paid by the people to serve and work for you. My oath of office says that I have to protect the people and preserve the Republic. Thank you, Mr. President. May we invite you for a group follow-up together with the Filipino community in Jordan. Okay.